style niya. Sobrang diin din sumulat, sobrang diin ng delivery. Alam natin, meticuloso yan, hollow rhyme. So yun, solid talaga na MC din sa Invictus. Isa rin yan talaga sa mga consistent na veterano dito sa liga. Alata naman sa standing niya. Alam ko na sa 15 na yung panalo niya. Saludo sa'yo, malaki respeto ko sa'yo. Maraming salamat, pero galingan natin pareho. And yun, good luck sa ating dalawa. Nirespeto kita. Para sa akin, isa ka sa mga pinakamagaling na veterano dito sa liga. Kaya yun, good luck. Flip top zoning 12. Nandito naman ngayon sa Hintotolo Island. Taka na, saan talaga to? Puta. Shoutout sa lahat ng kasama natin sa Zoom meeting. Lahat ng mga MCs galing pang naka-online, galing pang Visayas, Mindanao. At sa lahat ng support ng tunay, live at online. Online lang pala, wala palang live. Flip top mag-iay para sa parating natin laban. Oh. Yeah! Non-tournament battle tong parating sa kanan ko, Olongo po represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para sa birthday boy, Invictus. Sira ng taong makulay, kaya wala na ang hiling pagkat kayo'n ay kula. Naiwan ang pamilya, nagbaon sa hukay, at para lamang sa libing ay nabaon sa utang. Masyado nang sanay, kalmado na lagay, binasagda ng kinibala. Barado daw sakay, binawasan ng ilang kasama. May tao na patay, binulaan sa tirang bahala. Natagpo ang bakay, tinawaan ng ligaw na bala. Happy birthday! Unhinged heartbeat, Jefferson Mea, yun lang. At happy birthday din syempre kay Craig, at belated happy birthday kay Benji. At sa kaliwa naman, galing pang Tansa, Cavite, para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Kapag umangat, kaasahan mo na yan. Yung tipong may galit sa'yo, kaya nagahamon na lang. Pero sa isang iklap, nagahanga mo na lang. Gusto mo kong labanan, mahaba na ang pila. Bumalik ka na lang bukas at agahan mo na lang. Pero siguraduhin mo meron kang ibubuga. Kasi kung wala, mabuti pang matulog ka na lang. At sana hindi ka na magising para mabawasan na ang mga talangka. O di kaya dalawin ka ng sarili mong multo. At ikaw naman yung hilahin niya pababa. Patungo sa impyerno, kasi yun ang nararapat sa hindi sangayon sa pag-usad ko. At kung isa ka sa tinamaan, ay manalangin ka muna bago matulog, bro. Nanalo ng coin to si Invictus. Piliin nyo mauna si Batang Rebelde. Non-tournament battle to, kaya medyo mas maluwag tayo sa time restrictions. Pahinggan natin unang banat, zoning 12, Batang Rebelde. Hintotoro Island game? Game! Sipat lang ba? Yung inakala nyong sakin ay ma? Kakahad lang? E kulang-kulang nga tong may pagkasayad. Bitin pa, sa sapat yan. Dapat lagyan nyo ng lanseta para may dagdag sa lakas nyan at mapunan kung anong kulang, kasi nga kalaban ko'y sipat lang. Kasi binibigyan ka ng sulat ni Lance, di ba? Huwag mo nang itanggi, tol. Kasi kung sariling sulat yung bibitawan, hindi ka makaka-score. Pero pag may L sa kanyang tumulong, yung pinapakawalan, dominante, tol. Mapanganib ka lang pag may lanseta. Dapat pangalan mo Gregor. You know, Elsa, Lando, Lanseta, Gregor, nakuha nyo ba yung istorya dun sa rhyme scheme? Pero ito'y kabaliktaran dahil yung kumapit sa patalim ang magiging biktima ng crime scene. Dahil ako yung assassin na kapag nagtrabaho, sobrang linis at tahimik. Nakatago lang sa yung anino, palihim na nakasilip. Mula sa likod, aatake, mahabang katana, sa leeg mo ay panggigilit. Oh, di ako champion, but you better watch your six. Dahil sa isang buhay mo, ako yung big threat. Dahil ako'y killer bee na may pitong patalim. At sobra na yon para tumapos kahit sa isang buhay niya. Pagpaulit-ulit ko siyang pinatay, nakakaumay ba? Killer bee na may pitong patalim, kaya sobra na yon para tumapos kahit sa isang buhay niya. Kasi marami daw buhay, tong immortal ng isa buhay. Pero isang beses ka palang natalo ng tournament, diba? Feeling mo immortal ka na nun? Ako nga eh, tatlong beses na laglag sa round 1 pero nandito pa rin. Kaya sinong mas immortal sa atin ngayon? At para makakuha ng atensyon, ginagaya niyo yung imahe ng mga sikat dito sa liga. Kasi nung unang battle ni Iha, naka-body fit. Parang si Balakid nung siya ay rookie o sophomore. Nung sumunod na battle, naka-jacket at cap. Pormahang Pero Ramas yun. Nung nagpa-long hair si Sayad,
Nagpahaba din ng buhok tong si Tukmol. Akala mo di ko mapapansin na isa kang palihim na impostor? Low-key ka na shapeshifter, parang kapatid ni Thor. At nung laban nyo ni Abra, nung round 1, pinakita mo na meron kang ibubuga. Pero nung round 2, kitang-kita sa camera na yung kumpiyansa mo'y durug na. Sa gitna ng battle, gusto nang mag-back out dahil alam niyang siya'y natusta. Parang karakter sa Jujutsu Kaisen yung pagkabahag ng buntot niya, kasi palaban sa panlabas, malay Itadori, pero deep inside siya'y suku na. Anime reference, kaya si Enigma malamang hindi yun makukuha. Alam pala ni Enigma, shoutout sa'yo, man. At kung si Abra naging Vince Carter kasi naging nagawang talunan tong 7-1, pues, pakalipas lang ng ilang buwan, 7-5 ka na kagad. Putang bilis mo naman tumangkad. Siguro araw-araw kang nagmamargarine. Pues kahit anong pastar man ang iyong gawin, sa larong to'y talo ka pa rin. Nate Robinson sa New York Knicks, sakay man to ng Rockets para lang makadakdak sa ring, ay di ko na kailangan pa na onsihin dahil kaya ko yung patas na supalpalin hanggang sa maging 7-6 ka na, Yao Ming. 32 na bara sa 2 minuto. At wala na akong pake kung hindi mo man yan tuparin. O kahit yung mga hurado, hindi na yan kalkulahin. Basta kung anumang baon ni Yao Ming, kaya kong dominahin. Dahil tong 32 na binitbit ko sa sentro, mas dominante pa kay Shaquille. Tayo muna ba na itong Victus, pahinga natin. Nung gusto na magrebelde, siya'y biglang nakatapat. At sa tagal nagpahinga eh natigang na sa lahat. Oo, sa dami ng kalaban, kasi baka ng sagad, yung kakarating pangalan ay si Bata na agad, kaya game! Ito'y teritoryo niya raw pala, aba talagang nakakadiri, pagkat sa sobrang kaba niya, sa may salawal siya'y napaihi. Pwes wala akong pake, kung tagasan ka pa din eh, ang sigurado uuwi kang sugatan sa Cavite. Kasi iwas ka lang sa utos ng nanay mo na mag-igib. Malakas pumitas ng prutas kaso ayaw magdilig. Ganyan ka lamang magrebelde, kaya di nabibilib. Madalas pa nga yan naka-headset pero di nakikinig. Kaya matatanggal ka na, yan lamang ang tinitiyak. Basta nagre-rebelding bata, madalas sinisibak. Kuha nyo ba aking pasimple? Tung katapat ko iiyak, panggap na rebelde ka sa Cavite pues. Kaharap mo etibak! Tagapagtanggol ng inosente, ba't ka nawili sa pandadawit? Paano yan naging rebelde kung panilang dede gawang mga awit? Labas kulay na kanyang pinegay tungkol sa sarili at nga lang ginamit. Pagkatunay na batang rebelde doon sa Cavite, doon malamang si Balakid! Pagkat may beat pa man daw trip, lili pa rin matatangay. Kaso sumabit na sa jeep, hindi pa rin makasabay. Bas dala ko ay militar, kaya pa pwede ka babay? Kung mga tuwang dahilan, batang rebelde na matay? Sarap durugi niya mahina, batang uhugi na masiga. Akala trabaho pagdating, siya'y namulubi sa Manila. Bas pag hinanap yan muli, to'y pupugutin pa rin tila. Pinanganak lang ng suwi, yung ulo huling makikita. Kasi di dapat puro wordplay, dapat may tingkad. At kung tugma lang ang usapan, kanyang writing bad. Sa akin perfect o masinop, ngayon rhyming god. Tamang rebelde, tumalikod, ako'y firing squad! Kaya anak, ngayong gabi, ako'y naging ama-amahan. Magre-rebelde ka na kasi, ikay sa akin magpapaalam. Sa may gabay ka nalagay at laging di ka papayagan. Baka matay na pasaway para hindi nababawalan! Tayo pa lang ba at batang rebelde, pakinggan natin! Pinanganak daw na suhi, yung ulo huling makikita. Pagkatapos kung pugutin yung ulo mo, doon na yan makikita. Tapos puro maling info. How can you be proud? Hindi ako nahihi sa salawal. Hindi ako si G-Clown. At kung siguro yung tala sa unang linya, kalmado lang at banayad. Si Invictus unang linya pa lang, puta, galit na galit na kagad. Ba't ba masyado kang high blood? Habang ako dito, relax lang. Kasi ako yung pinaka-chill na rapper na makaka-battle mo, par. May pagkabaliw pero kalmado lang lagi. Parang si Omar. At yun ang hindi kayang kontrolin na itong whack na rapper. Ngayon tuturuan ko ng anger management tong si Adam Sandler. Step 1. Ayusin, huwag kang gumalaw ng ganyan. Ayusin mo lang tindig mo. Tapos ikot-ikot mo balikat mo tulad ng ginagawa mo sa misis mo. Then step 2. Clear your stupid mind.
Then inhale. Inhale. Yung pinakamalalim na kaya mo. Then step 3, huwag ka na mag-exhale kahit kailan nang mamatay ka na, tangina mo. Para mabawasan na yung mga pasaway na anak. Kasi balita ko sa utos ng nanay mo, lagi ka na daw sumusuway. Hindi ka na daw tumatanggap ng utos pag hindi naka-holo rhyme. Kasi siya, ang holo rhyme god. At sabi niya kay Plasma, dating maamo na linta, naging pandayo na bigla. Kailan pa naging maamo yung linta? Ano yun, pag nadikitan ka, hindi sispindugo mo, magpapakute muna, ganon. Puro kakakornihan at kaululan. Sa sinabi mong yun, ultimo si OG1 na guluhan. Tapos yung linta, pandayo na bigla. Pwes wala kang taka sa aking kamaong pandigma. Pag nahagip, siguradong sa kabaong ang higa. Magugulat ka sa mga baon kung pasabog sa gitna. Kaya oo, kumpirmado tong pandayo na bigla. At nung huli mong laban, nagyabang ka lang ng todo, Patrick. Akala mo lamang ka sa kalaban porkit gumagamit ka ng holo, Patrick. Pero di mo napansin, yung ulo mo na puno lang ng hangin at lumaki na na parang lobo, Patrick. Kaya walang takas nung inasinta ka sa ulo nung sight na naka-holographic. Pero ito, mas tragic. Nung laban niya kay Sak, sabi niya, ang aking layunin, isang adik kain. Yung ad-hi-kain, ginawa niyang adik kain. Pare, ang galing. Siguro pagdating sa spelling, sobrang bobo mo, Chong. Kung kami may autocorrect, baka ikaw naka-auto-wrong. Kaya nagbabato na lang to ng damit pag walang nakakuha. Yung t-shirt naman, Diyos ko, sobrang poor ng quality. Yung design parang drawing ng elementary, tapos yung tela puro tagpi. Tagpi 50. Tapos kung umasta ka, alam mo titulado, eh isa ka lang namang wannabe. Tinawag mo pang squatter sila M-site, eh wala ka din namang property. And honestly, isa kang whack MC. Kasi kung gano'n ka kabobo magsulat, gano'n ka rin kabobo mag-freestyle. Kasi sabi niya nung freestyle niya nila Luni, ako na ang gumanat, kaya pare kumalat, kasi yung asentang ina pare ang alat. Yung asen, maalat, pat, ano ba dapat? Matamis? Pero kung usapang asin sa inuman, pag binigyan ko to ng tagay, siguradong diretso to sa body bag. Dahil ako'y asin, tado, and I have assault rifle to kill a enemy giving body shots. Alam ba natin, Invictus, pakinggan natin. Let's go. Kung ano-ano pinagsasabi, akala mo astig, iuuwi ka ng hati-hati pag ako nagpantig. Napakahina ng mga linya, tsaka malabo magsambit. Mas may chance sa panga yata ako matalo kay Bagsik. Panay N-word pa kay Fruz. Dun lumitaw pagkabulok. Kala niya okay lang magtut. Pagkutis, tagabundok! Desperado ka na manalo man, di mo ba matumbok? Kaya pati sa mga Aprikano nang limos ka ng suntok! May sulat pang Nico Lodi yun. O di ba ang bibigat? Anong si Nico Lodi yun? Ikay wasak sa Disney Pat! Sa may matulis na kawayan, ka ngayon masisilat. Kahit umalis ka't magpaalam, tsaka ko ang sisibat! Kasi para sa kanya raw madali lang, magkabilang ka sa tao. Yun ang hindi na magmagician, mas mainam magpayaso! Pwes gamitan man ang magic, ay bagsak na sa talento. Oo, tambak ka sa akin kahit sa lamang ka na areglo! Kasi isa ka palang magician, na ba? Sure win na to! Kaso walang kapangyarihan niya na talunin ako! Sa lamang kerong nakipagbasagan, huwag kang tatakbo kapag hindi mo na nakayanan ng barahang ganto. Kaya pagdating sa mahika, malamang na paglumaan. Mga gamit niya na teknika, matagal ko ng tugmaan. Di nga maabot ang sulat ko kasi siya ay bulaan. Oo, kung kayo nakuha nyo, hindi niya mahulaan. Kaya kung may bayad kanyang pagsampa, umaakyat man 1,000, di ba lumalaban para sa barya, kumakagat sa piso? Wala nang ang wordplay na ma-decipher, kung umasta parang sino, eh palagi namang diretso sa battle tong mukhang malapanligo! Rebelding panay basketball, na linya lamang ino-offer, pwes wag mo nang hintayin pa na sa pulis ka i-turnover!
Dating matinong bagets hanggang sa drugs na krinos over. Ngayon ay nagmistulang net sa dami niyang scorer. Pwes wala na ang imaheng kanyang vina-value. Ika'y laging gumagamit, yan ay di na brand new. Diba tong adik parang Nets? Oo siya si Rant Du na tumira pa ng 3 pero laglag sa round 2! Uling banat, Batang Rebelde, pahinga natin! Wasak daw sa Disney, Pat. Huwag ka nga umastang pumapatay. Kasi Pat, way ka lang patungo sa aking tagumpay. Pero ibang klase yung ginagawa niya, ibang level talaga. So palakpakan natin, pare. May mga, ayaw niya siyang palakpakan. Palakpakan niya lang, pare. Wala talagang bilib siya. Pero may mga ganun. ayaw nilang makipagplastikan. Pero may mga ganung level talaga eh. Tulad nung napanood ko si Allen Iverson. Gusto kong maging basketball player. Nung napanood ko si Chris Brown, aminado, pinangarap ko na maging dancer. Nung napanood ko si Anderson Silva, gusto kong maging MMA fighter. At nung napanood ko si Invictus, flip-top game? Kahit maging The One, patong Matrix sa pangalan, manghihiram to ng muka. Sa aso ni John Wick, pag nahagip ng aking 1-2 sa isang body blow, durog kanyang bodega. Hanggang sa bigyan siya ng ribs ni Keanu, at kung akala niyo ubus na, magpapaulan pa ako ng kaliwat kanan hanggang buong katawan niya'y maging black-blue kasi tong punches ko mas reloaded pa sa Matrix Part 2. At yung mga linya kong nilatag, sobrang dope. At tatamaan to malamang. Ako'y lutang na sa aking amats. Di na pang normalan at sadyang. Tekniko, nagbabaga. Nag-aalab at maanghang. Kaya siya ang titiklop sa apoy kapag tuluyan ang nadarang. Kaya pinakamalaking pagkakamali mo. Tinanggap mo tong battle na to kahit alam mong matutusta ka lang. Ako pinakamalaking pagkakamali ko. Na-confirm ko kanina yung friend request ni Badang. Wala, na-share ko lang. At matanong ko lang, ba't ka umatras kay Lip? Takot ka bang makipaglaplapan? Hindi, kasi yung whole rhyme mo, pag tinapat sa skill set niya, alam mong masasawi ka lang sa laban. Sobrang bading lang ng galawan, kasi sa halip na siya'y labanan, umiwas siya sa lip takot kasing matikman ang halik ng kamatayan. Yung motherfucking pussy! Bakla talaga to eh, pag yung pangalan niya, sinuri nating maigi. Kasi si Invictus may BTS sa pangalan. Sobrang bayot kadire. Naalala nyo nung aspakan? Middle finger ni K-Jap diniin sa kanyang noo. Nawalan to ng palagat na pipe. Kung sa bagay, ganyan talaga kapag pusi. Gustong gusto, dinadaliri. Kaya huwag ka na magpanggap na astigin dito sa liga. Kasi sa tunay na buhay, malandi ka. Bitch ka ni Anigma. Pangalan mo Patrick, pero nasa contacts niya, Patricia. Mula kay Jeneline, Joanna, at Patricia. Pinagpe-perform mo ako sa mga bading ari. Ilang gabi na akong worried. Kasi baka yung susunod kong battle, doon na sa Adonis. O kunwari pa hindi nagre-react pero deep inside kinikilig si Patrick. Baka pag jumuti ako doon, makita kita sa front seat. Pag nangyari yun, bibigyan kita ng special na uppercut para ikaw ay mag-backflip tapos pagtayo straight para matanggalan ka ng 2 front teeth. Premeditated freestyle shit. Freestyle ko ba mga pre? Yeah. Tangina nito kasi. Laban natin mismatch parang Rap de la Puente versus Julius Excelente. Sino si Julius Excelente? Di ko alam, freestyle nga eh. Pero nung nasabihan siyang na pagkakamalang may sayad, nung mismong si sayad, agad nasaktan yung kanyang ego, kaya nag-rebat ora mismo, halata mong bitch MC. Bigla-bigla na lang naging defensive itong si Patrick Beverly. Hindi ko naman ginagaya si Sayad, yun ang kanyang Mina Mac, tol. Ulul, talagang ginagaya mo si Sayad at siya ang iyong Mina Mac, tol. Tapos sinasabi na lang lagi, bobo daw yung mga hurado. Ang inasobra mong reklamador. E paano bababaw ng tula mo? Kaya paano sila sa'yo papabor? At kahit bigyan nyo ng maso, malabo pa rin tong mga makabaon kasi walang diin mga paandar nitong si Victor Magtanggol. Tayo muling ba natin, Victor? Pahinga natin. Victor Magtanggol. Anong akala mo, Javey? Proud na proud pa siya sa freestyle niya kasi wala na siyang masay. Tinawag pa akong bading nitong bading. Yan kanyang laging way. Para pagtakpan na karaan niya bilang Marvin Gaye. Kung ganyan lang din kalaban, tol, nakakawalang gana.
sa sobrang corny mo mag-joke yung mga corny tumatawa. Pa pwede pa sanang umubra yung mga wordplay mong pambata, kaso nagkataon pang sama pag laro ka tinadhana. Bugbog sarado tsaka kabado pagkat masyado nang napasubo. Ngayon malakbo ka naman na luwanga asahan mo nalang luto! Katulad ng lagi na sinasabi ang pagsisisi daw na sa dulo. Pero buti na lang isa ka rebelde kaya pa pwede ka pa sumuko! Kasi rebelde ka raw pag pinaglaban ng sarili mo. Di ba gago? Ganyan ang mga pananaw ng mga di matitino na tao. Tsak daw mapupunta sa iyong kamay ang pinaglaban kaso. Di mo makakamit ang tagumpay pag pinaglaban tayo. Pagka tumaas na kang rebelde, di mo alam anong saysay. Pinagmukha ka lang ignorante ng ideolohiya, taglay. Anong nilalaban mo, komunismo? Ideya mo sa blay. Kita naman na sa lirisismong hindi tayo pantay. Kaya di ko yan aatrasan dito maghanap man tong tutulong. Sa may desisyon kong magretiro lang ako uurong. Lahat gusto ng palagan, batak o mga di marunong. Parang may uod lang sa tiyan, kaya bumabalik ang gutom. Saktong merong nagbulgar na madalas siyang manggulpe. Kahit wala na sa lugar, parang kanyang mga sungke. Eh kung pisikalan, batang rebelde, ano, kaya ba ako pre? Baka pag niyaya kang suntukan, biglang bata pa ako eh! Pagkasapak, tsak na bungi! Pagkasapak, tsak na bungi! Mapakasama damay-damay para bagsak bandang huli hanggang alalay akay-akay. Wala nang buhay, katawan ng tamad na papatay-patay, tsaka handusay na lang yung bata ng walang kamalay-malay! Napakalamya mag-deliver, gago, di man i-admit. Paano gagawa ng album kung hirap isang beat? Sobrang tanga pag narinig, alam mong siya ang nag-spit. Sarap hiwain na lang sa leeg tong batang paslit. Pes pagtapos ng gabi, ika'y patay ng permanente. Malas mo lamang na sa atin na ang tamang presidente. Ni iisa walang may ayaw sa kanya na residente. Kaya nga pagdating ng araw ay wala na ring rebelde. Yeah. Nice, dito mag-ingay para sa laban yun. Check, check. At bago tayo tumuloy sa mga hurado natin, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga patrons namin, www.patreon.com/fliptop, o kaya search nyo lang sa Patreon website. Gusto lang namin pasalamatan lahat ng walang sawang tulong at suporta para sa lahat ng tiers namin. Pinakauna, yung iba pa rin pag live tier, kay Tristan Van Excel, representing Bacara, Ilocos Norte, at Waipahu, Hawaii. Maraming maraming salamat, men. Kay Attorney Rustico, mula Toronto, Canada pa. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. At sa susunod na tier, yung mag-ingay tier, kay Adrian Adora Angono Rizal represent at Chicago, Illinois. Shoutout sa inyo, Adrian Adora. Kay Kevin Belches representing Matalom, Leyte, maraming maraming salamat sa inyo. Kay Richie Aranda, shoutout sa inyo, men. Kay Topher Viscara representing Sydney, Australia, shoutout sa inyo. Kay Jonathan Lopez Jr. Caloocan City represent, shoutout sa inyo, tuloy-tuloy pa rin. Kay Roy Ivan Gloria Almoguera, shoutout sa inyo. At para sa susunod na tier natin, yung recognized tier, kay Sir Chance Perez, maraming maraming salamat. Kay Yagi Olaguera, shoutout sa inyo. At kay Michael Joe mula Japan, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng tulong talaga. At yeah, tuloy-tuloy pa rin tayo, FlipTop. Zoning 12, Invictus vs. Batang Rebelde, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laki ng shoutouts ng kay Lanzetta. Ang bota ng hurado, 5-0. Mag-ingay tayo lahat para kay Invictus. Shoutout Batang Rebelde. Bro, ba't ganun? Matalo si Batang Rebelde. Okay, ayun, 3-0. Ang bota, all 3 rounds kay Invictus. Solid yung, syempre yung style given na yun, no? Writing style given, pero yung performance, yun, I think yun yung
deciding factor performance si Batang Rebelde. May mga witty na angles, pero I felt na may ibang parts doon na fell flat. Some of the jokes fell flat, some of the freestyle fell flat. Ayun, pero overall, ayun, Invictus. Last, as well. Yeah, yun yung pinoto ko si Invictus. 5-0 naman, pero papalawanan ko lang ang boto ko. Round 1, binigay ko yun kay Batang Rebelde, which is yun din yung pinamalas na round niya, yung round 1 niya. Yung mga patawa, balance yung round niya na yun. Round 2, binigay ko ng slide kay Invictus. Tapos yung round 3, malinis yun. Yung unang simula ng Invictus, medyo malamihan na akala ko pwedeng makuha na ni Batang Rebelde yun. Pero nung pumukpok na si Invictus ng workplace, so yung napaka-solid talaga ng mga binitaw niya na yun. Tapos yung small pot pabigla si Lanceta, okay yun, creative yun. Kaya Invictus. Ayun, ako kay si Invictus. Pero close battle siya at entertaining. Mas, although mas kompleto ng sangka para sa akin sa Batang Rebelde. Mas nilamit ni naman ni Invictus ng sobrang maayos yung kanyang sanggata. Yun, solid na battle siya overall. Parang kalokohan talaga mamili ng manalo. Props kay Batang Rebelde. Pero overall talaga, overall is Invictus. Binoto ko si Invictus. Ang hirap tansyahin kasi pareho ano, isang seryoso tas isang comedy. Kumbaga isang magaling na seryoso sa pagsusulat tas isang magaling na punchliner pagdating sa comedy. Kaya pinagbasihan ko siguro kung gaano sila kalakas sa rounds nila, kung gaano siya kagaling bilang malalim si Invictus at kung gaano kagaling si Batang Rebelde bilang Joker. Kasi talagang ang hirap silang pagkumparahin kung ito nakakatawa tas ito sobrang seryoso at napakaganda nung pagkakagawa. Siyempre, meron pa ang isang factor yung pagkakarayin ni Invictus nun sa mga verses niya, diba? Kaya ayun, siguro ang pinaka malaking agwat na round para sa akin is yung round 3 kasi kung paano tinapos ni Batang Rebelde yung round niya at yung napaka-solid na ender ni Invictus nun sa round 3 niya at yung round 1, round 2 siguro lamang lang ng konti si Invictus na konti-konti lang kaya yun, Invictus, congrats. Yeah, binoto ko si Invictus yung kay BR pinakita niya yung ano paano siya well-rounded sa kada rounds niya. Siguro kaya nanalo si Invictus for me kasi ano, yung mga haymakers niya. Tsaka medyo masakit talaga sa Invictus. Tingin ko nakuha niya edge yung kada round. Kung may nakuha man akong round, tingin ko para sa akin hindi na yun importante. Importante na spit ko ng maayos yung mga rounds ko. Except dun sa round 3 at alam nyo na yun, makikita nyo yun sa video. Laban natin mismatch parang Rap de la Puente versus Julius Excelente. Sino si Julius Excelente? Di ko alam, freestyle nga eh. Mas nag-step up ako. Kasi feeling ko na be-behind ako. Kasi ganun kalakas si BR. Round 1 medyo kinapos ako doon, naramdaman ko. Round 2 bumawi ako. Tapos medyo na-pressure din ako sa rebat kasi magaling siya mag-rebat. Kinailangan ko pa mag-step up talaga sa mang gigil. I-channel yung kung ano man yung natitirang gutom sa akin na sinasabi kong bumalik. Para sa akin yun yung nagpanalo sa akin sa laban na yun. Eh kung pisikalan, Batang Rebelde, ano? Kaya ba ako, pre? Baka pag niyaya kang suntukan, biglang bata pa ako eh! Yeah! Ngayon, ine-enjoy ko muna talaga yung pagiging tatay ko. Lalabas yung pangalawang anak ko, kaya panibago na naman. Papasensya ako sa mga naging fans ko, sa mga fans ko na nadismaya ng mga past battles ko. Ngayon, medyo alam ko na yung adjustments na kailangan kong gawin. Yun, kaya kita-kit sa mga susunod na laban. Sa mga sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon, yes, konti lang tayo pero men, appreciate ko kayong lahat and huwag kayong magsawang sumuporta sa akin lalo na dito sa buong liga mismo dahil marami pang ginto na hindi nahuhukay. Kahit na medyo ko lang na tayo sa oras, di na tayo katulad ng dati, mga tatay na tayo ngayon. Sana patuloy pa rin kayo manood sa akin. Papakitaan ko pa rin kayong mga bago, mas malakas. Promise yan, hindi ako bababa ng antas. Ayun, kaya sana suportahan niya ako pa rin palagi.